Ogor, magaling ka na ba? Opo. Magaling na po ako. Pinagaling ako ng mahal na Reyna ni Rhea. Mabuti. Si Mira, hindi mo kasama? Tinitiya ko pong pinuntahan niya ang tagapantay. Mahal na Pinuno. Mula sa labas, hanggang dito sa loob, napansin ko na silang lahat ay larawan ng kawalang pag-asa. Tapatin niyo nga ako. Meron po bang nangyari? Hindi maganda nung kami ay wala. Rosario, bakit nandalaan si Lulay? Ito talagang pinunta ko dito, Juan. Gusto kitang kamustahin. Ako? Kaya ayos naman ako, ah. Yung totoo. Ay, bakit dito tayo bumaba, mahal na prinsesa? Kailangan kong kausapin si Juan tungkol kay Agor. Halika na. Juan, hindi ka pwede mawala ng pag-asa. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob dahil ikaw ang tagabantay. May abilidad ka na wala kami. May makapangyarihan ka sa data kami wala. Karaniwan tao lang kami pero nilalakasan namin ang loob namin dahil nandyan ka para pamunuan kami. Juan, sa'yo kami kumukuha ng lakas ng loob. Dahil sa'yo pakiramdam namin matatapos ng digmaan nito laban sa mga aswang. Hindi ka pwede panghinaan, Juan. Namatay ang mga magulang ko dahil sa laban na to. At lahat kami umaasa sa'yo. Sana wag mo kaming biguin. Sama. Gusto ko sana umiisin nyo na paumanin itong mga nakaraang araw. Dahil aminin ko, napanghinaan ako ng loob. At nawalan ako ng pag-asa na makikita ko pa si Bigoy. Nagpapasalamat ako sa isang tao na gumising at nagpaalala sa akin. Tama siya. Hindi ako dapat mawalan ng pag-asa dahil ako ang tagabantay. At maraming taong umaasa sa akin. Kaya mula ngayon, pinapangako ko sa inyong lahat na tatapusin ko ang labang ito.
Ang galing naman nun, mahal na prinsesa. Lumakas ulit yung loob ng taga-bantay. Ngayon, naiintindihan mo na, Liway. Naiintindihan mo na kung bakit hindi ko kailaman pwedeng mahalin ng taga-bantay. Hindi ko maaaring magawa sa kanya yun. Anong hindi mo kayang gawin, mahal na prinsesa? Kahit na magkagalit sila, bahagi na ng buhay nila ang isa't isa. Sa panahon na pinanghihinaan ng loob ng taga-bantay, sa panahon ng kalituhan, tanging si Rosario lang ang makakapagsabi ng mga bagay na kailangan niyang marinig, na matatanggap niya kahit na masakit. At hindi ko kailangan magagawa yun. Pinahanga mo ako, taga-bantay. Kanina, pagpasok ko ng kuta, nakita ko ang kapatiran. Larawan ang kawalang pag-asa. Ngunit sa isang salita mo lang, nabuhayan sila ng loob. Dahil sa kanila rin ako kumukuha ng lakas, Alwar. Kasama na doon ang mga diwata at engkanto. Taga-bantay? Yeah. Ikaw ba ang taga-bantay? Oo, bakit? Gusto kong makatulong. Alam ko kung saan nila sinasakay ang mga bata. Saan namin makikita ang mga bata? Ito na po, yung mga armas na kailangan natin, mahal na Reyna. Pamigay mo yan sa mga kasamahan mo. Kailangan natin maghanda. Pagsalakay ng kapatiran at ng taga-bantay mami ang gabi, akala nila, aswang lang ang makakalaban nila. Hindi nila alam ang patibong na naghihintay sa kanila.